Good morning mga kabeshi, this is again RJ, nag-iisang beshi ng bayan. So good morning, good afternoon, and good evening to each and every one of us. So ngayon, wala tayong gagawin na outdoor, yan pupunta sa mga lugar-lugar sa mga bilihan. So mag-stay lang ako dito sa house, bali kagagaling nga lang pala namin dun sa anak ng asawa ko kasi kumuha kami ng mga bakod na gagawin namin mamaya. So, tingnan nyo naman mga kabeshi ang aking 2PM Kaluka. So, gagawa din ako ng board para doon sa dito sa ating vlogging room. Kasi hindi ko magamit yung upuan na malambot na may gulong. Kasi kapag ginagamit ko siya, kinakain niya yung carpet. So, nasisira yung carpet. So, gagawa tayo dyan ng parang stage or cardboard na pwede nating pagpatungan ng ating chair na may gulong para magamit natin. So, pakita ko sa inyo kasi dumaan kami ng poultry farm yata yun. Tapos, bumili kami ng mga fresh meat ng manok. So, pakita ko sa inyo. See you there! 20 minutes later. So yan mga kabeshi, nandito na tayo sa ating kusina at ito yung binili namin. No? So ganito yung mga binili namin doon. Ito lulutuin ko ngayon. Ito ay sweet Italian chicken sausage for $4.46. Ganyan siya. Ito yung ipiprito ko ngayon. And then meron kaming chicken thighs for $2.27. So ang pangalan ng ng store ay Otto's Chicken. Ayan. Meron din kami dito ng chicken drumsticks for $2.17. Meron din kami dito chicken wings for $5.22. Ayan siya. And then meron din kami dito chicken breast with ribs $4.72. Ayan. And then, meron din dahil itong chicken breast with ribs. Dalawa pala yung bibili ng asawa ko. $4.83. Ba't magkaiba ng ng price? No. Para sa naman ng description. Magkaiba sila ng ng price. Ano nga rin? Meron din chicken drumstick, $2.25. Dalawa pala. Chicken thighs, $2.61. At lastly, ito, ipiprint ako to. Or, mag-isip ako ng pwede ko iluto dito. Yung chicken heart. Iba uso to sa atin sa Pinas. So, for $3, chicken heart. So, talk to you later kasi magluluto muna si Beshi kasi patanghali na ngayon dito. 11:25 na. So, kita-kita tayo mamaya. Bye! Hello mga ka-Beshi. So, yan. Tapos na ako magluto ng nung chicken Italian sweet Italian basta sausage to. And then tapos ko na rin lutuin yung ating sinangag. Yung sinangag ko nilagyan ko ng ketchup para maiba naman. So magluluto tayo ng liver ngayon. Ay hindi pala, heart ng chicken. So balikan ko kayo. Ayan mga kabeshi, so ito yung ating chicken heart. Ayan, ito ang lulutuin natin. So nalagay ko na yung ating sibuyas. So, ang gagamitin kong bawang ay mince. Mga ganyan lang. And then, lagay tayo ng sili. Konti lang yung sili ko. And then, lagay na natin itong ating heart. Yan, gisa mo lang yung heart. Yung puso. Gisahin mo kung mahal ka ba niyan. So, yan. Gisa lang natin siya. Ayan. Pag alam nyo medyo nagisa na siya ng bongga, so, pwede nyo na i-add yung ating sugar tsaka salt.
So, balikan ko kayo mamaya pag okay na yung paglilinis nito, okay? So, yan mga kabeshi, pwede na natin ilagay yung ating sugar. Yung sugar natin, ang sukat niya ay 1.5 tablespoon. So, ang maganda dito sa mga, yung bago nating measuring cup, naka-engrave yung ano, ay, hindi nyo kita kasi puti. Naka-engrave yung ano, mga numbers, kaya hindi siya mabubura. Yan. So, 1.5. And then, lagay tayo ng salt na 1.5 teaspoon. 1.5 teaspoon lang. Ayan. Then, haluin nyo lang. Para lang ma-distribute na yung lasa. Okay. What the hell, Specs? Siya mga kabeshi na putol. So, pag ano, pag nalagay niyo na yung ano niyo, yung inyong salt at yung inyong sugar. Ano niyo lang siya, pakuluan niyo lang siya ng mga 3 to 5 minutes and then pwede niyo na idagdag yung inyong pepper, yung paminta. And then chili powder. Kung gusto niyo lang naman na maanghang. Parang konti lang. Tabi muna natin ito. Then, haluin nyo lang. As ang gawin nyo, hayaan nyo lang mag-reduce yung liquid niya. Hanggang sa parang matuyo-tuyo, nagmamantika na. Yun yung indication nyo na luto na siya. So, balik ako kayo mamaya. So, yan mga kabeshi, medyo nagmamantika na siya. Malapit ko na itong ista. Gusto ko kasi magtuyo-tuyo na talaga. Para napiprito na siya sa sarili niyang mantika at sauce. So, yung asawa ko, hindi nakain ng ganito yun. Ayaw niyo na ng mga ganito. So, ito lang ang kanya. Yung Italian sausage at yung sinangag na may ketchup. So, see you later sa paggagawa ng aking board. Kasi kakain muna kami ng tanghalian, okay? Bye! So, yan mga kabeshi, yung ating sinangag na may ketchup. Handa na rin ang ating alamang at ang ating chicken heart. So, let's eat na! So, mga kabashi, tapos na tayo mananghalian. Bali, gagawin na natin yung board sa labas ng bahay. Okay? See you there! So, mga kabashi, so, ayan ang ating gagamitin para dun sa ating parang stage dun sa ating vlogging room para hindi masira yung carpet namin ng upuan na ginagamit ko. So, let's start it!
One eternity later. Welcome back mga kabashi. So pasensya na kung hindi ko na napakita sa inyo ng buo yung paggawa ko nung ating platform para sa ating vlogging dito sa vlogging room. Kasi naubusan na ako ng memory sa cellphone ko. So I need to transfer all the videos doon sa aking laptop. So pakita ko sa inyo kung ano itsura ng final product natin na ginawa ko ngayon. So let's do it. So yan mga kabeshi, ito yung platform na ginawa ko kasi di ba? Ito kasing gulong na yan, kapag dito mo siya inano, nakakain to, natatanggal to. So masisira niya yung ating carpet. So ganyan siya itsura niya. Kita niyo ba? So yan ang purpose niya, para mapagulong-gulong mo yung ating upuan. So pininturahan ko yan ng parang clear lang. Ganyan siya. So, I hope you like it. So, talk to you again later. So, welcome back mga kabashi. So, ayan ang ginawa natin ngayong buong araw. Bali, tinulungan ko rin ang asawa ko sa kukumpuni ng pinakagagawin namin bakod, yung extension ng bakod namin sa likod. Bali, hindi namin siya magagawa bukas na ma-install kasi bukas may pupuntahan kaming housewarming. So, ito po yung housewarming ng isang vlogger dito sa Michigan. Ang pangalan po niya ay, sa channel niya ay It's Del. So, pupunta kami ng Holland, Michigan. So, see you there mga kabeshi. Bukas kasi baka mag-vlog ako. Sana makapag-vlog tayo. And then, I'm so proud sa mga construction workers sa Pilipinas. Hindi madali yung trabaho nila. Kasi yung ginawa ko ngayong araw nito ay parang ganun lang din. Pati yung tinulungan ko yung asawa ko. So, dito sa Amerika, mga kabeshi, matututunan yung hindi maging choosy sa mga bagay-bagay. Kasi, yun yung makakatulong sa inyo para makasurvive kayo sa mga, pangangailangan nyo dito kapag nagkaroon na kayo ng trabaho. Ganyan. Kasi dito sa Michigan, lalo sa akin, sa part ko na hindi ako degree holder. So, ang mga magiging work ko dito ay medyo mabigat, pero malaki ang sahod. So, sana yung mapurso ko yung pag-aaral ulit dito. Sana, loobin ng Diyos, ganyan. Pero kung hindi, focus muna tayo dun sa trabaho, kung ano yung magiging trabaho ko in the future. So, yan. Maraming salamat mga kabashi sa pagsama sa akin ngayong araw. At huwag niyong kalimutang i-like or i-give niyo ng thumbs up ang ating video ngayong araw. Pasensya na kayo kung hindi ako nakapag-upload yesterday. And then, don't forget to subscribe on our channel. Kung hindi pa nakapag-subscribe ang iyong mga relatives, ang iyong mga kaibigan, why not i-sabihin niyo sa kanila na merong beshi ng bayan sa YouTube world. Ganyan. And then, don't forget to hit the notification down below. Dito. Notification down below para updated ka sa mga latest upload natin at sa latest na pangyayari sa akin dito sa Estados Unidos. So, yan. Nag-i-improve na yung ating background. Natutuwa ako kasi medyo nadadagdagan na ng kulay. And yan, hindi ko na patatagalan. This is again RJ, ang beshi ng bayan. Bye! Thank you, guys!